Simula po natin isang masaya-masayang gabi. Masaya ka ba, Jim? Masaya! Dahil ako, alam mo ba, partner, no? Bakit? Marami tayong mga nagbe-birthday na mga panggang ngayon at mga kilala sa lipunan. Ay! Oh, eh, unahin na natin muna to bago tayo ay bumalik sa ating topic ngayong pong Martes ng gabi po. Eh, batiin muna natin. Ito ha, partner, kahit late na, babatiin pa rin natin to. Aba, ito yung mga pag-ibig. Ayan. Makilala sa pag-ibig. Gusto natin yung mga pag-ibig na yan. Oo, napakinggan yung commercial natin, ha? Batiin mo na natin, belated happy birthday kay Ma'am Sarah Jane Saet at kay Sir Jomer Orzales. Ayan, hello, hello po sa inyo. Belated happy hello, birthday hello po. At pakibatan na rin yung mga service for, ato ay mga service nga na pag-ibig na sina Ma'am Mary Lynn, si Ma'am Charlene, si Sir Romer at si Sir Guillier. Ayan, maraming salamat. Hello! Sino to, partner? Naalala mo ba yung Matsay? Yung grupo natin sa ano? Ah, yes! Magsaservice siya dito at syempre bukod dyan, ay bukas, magpapalit yun daw bukas si ano, si... Ontore, no, mo may palit yun. Si Sir, Egay. Boss Egay! Advance pala, advance happy birthday, bukas birthday niya. Boss Egay, hello Boss po. Boss Egay, bagay naman ha. O ingat ha, alagaan mo yung mga bossing natin dyan ha. Maraming salamat sa inyong pakikinig dyan. At ingat po, kamusta ba lang laki ng traffic ko ha? I-text mo kung kamusta dyan. Okay, hello po sa inyo. At syempre, ito nata-traffic din sa ngayon. Sila Iya, hello ka na Iya, yung kapatid ko. Oy, Iya. Tsaka si Tita Balot and Jazzy. Oy, Iya, congrats. Hello. Congrats sa Iya. Diba? Iya, congrats sa iyo. Ikaw na talaga, Iya Wong. Wala pa si Tito Benj. Tito Benj. Oh, yeah. Tito Benj. Hello. Hello sa inyo dyan. Kamusta kayo dyan? Ha? Ingat-ingat din. O yan, well, Tita, mamaya na ako mag-reply sa'yo. Ha? Well, okay, ito na. Ito na, partner, sa ating topic ngayon. Ito na. Ito talaga, no, partner, no? Pag-usapang pera talaga, partner, lahat. Ano eh, konektado. Oo, totoo yan. Kaibigan. Yung init ng ulo, konektado din yan, di ba? Correct. Siyempre kapag wala kang pera, mainit ang ulo mo, girl. Tama ka dyan. Eh, kaya naman eto po ngayon ang ating katanungan. Yes, ito na, bigyan na natin. Talaga nga naman bang apektado po ang relasyon kapag usapang pera? Ayan. Mm-mm-mm. Ikaw ba sa tingin mo maapektuhan ba ang relasyon dahil sa pera? Well, yung sa mga panggapoy natin na nanonood ngayon sa Facebook Live po ng... Energy FM po, ito na, pwede kayong sumagot dyan at babasahin po namin mga yes. Pangga, ha? Live po yan. Live na live po, pwede po kayong magsumbong. Walang atrasan, laglaga na po ng pangalan, pwede. Pwede na natin itago sa pangalan. Ay, ano pala, congrats pala sa mga nagbibigay ng stars sa atin dito. No? Ay, thank you so much. No? Sana magbigay yung mga ano... Puro lang pabate. Wala naman nagbibigay ng star dito. You know, pagka-star naman dyan. No, para makita ni, ano, ni Da. Ang aming, si Da. Da. Si Da, nandiyan na si Dada. Hello po. Dada, si, ano, si Mama. Ay, Dada. Where's Mama? Ayan, syempre, ito partner, pag-usapan natin yung anina, no? Well, yung pag talaga sa pera, partner, no? Kaya nga pag magjojowa kayo, simula pa lang, eh dapat hindi kagad perang issue. Doon mo masusukat yung tao, doon masusukat mo yung karelasyon mo na hindi lang pera importante. Also, sabihin natin, importante pera, pero ang importante yung pagmamahalan. Yes! Diba, sa relasyon, pagmamahalan. Diba? Kapag kunwari kasi, pera agad, no? Mahirap din alam naman. Alam mo na may something na baka pag dumating ng araw. Eh. May pera, pero kunwari, hindi naman ganado sa buhay. Diba? At, sumakabilang bahay. Ayan, yan ang mga hirap, di ba? Kaya dapat ang maganda, yung madiskarte, yeah. Yung tipong kayang, alam mo yun, kaya magpalago ng negosyo kahit natutulog. Ganyan. Sana oil daw, Jim. Sabi, money is the root of all kineme. Sabi ito niya. Root of all evil. Evil. Yung mga devil. Hindi totoo, di ba? Root of evil talaga yan, mga pangga, di ba? Yan po ay matatawag natin na pinsan ni Taning. Kasi pera talaga eh. Pera, dyan, syempre, namumuo yung inggit. Yung pagkukumpara mo sa ibang tao na, bakit sila ganito? Bakit yung buhay ko ganito? Ang saklap, ano nangyari sa life ko? Kaya, kung ako sa'yo, Papa Driver, na nakatutok sa amin ngayon, ikaw po, opo, wag ka po lumingon sa kabila, ikaw po yon. Kaya, kung ako sa'yo, yung mga pang-boundary natin dyan,
kagad, ibibigay natin kagad kay Mrs. At yan, para may ayos niya kung saan gagastusin. Kasi correct. Parang kapag yan ito nangyayari kasi, kapag hindi mo nabibigyan yan, at hindi ka nakapagbigay kahit ni singong duling, ay baka makatagpo ng ibang tao na makapagpuno ng pagkukulang mo. Patay! Diba? Yan ang mangyayari. Totoo. Eh, diba? Ano na tayo? Practical real tayo. Real talk lang tayo. Real talk tayo. Diba? Kasi nga, mahirap talaga pag usapang pera nga. Tapos hindi mo pa pinapasalon yung asawa mo. Yay, patay. Wala ka pang entrega, no? Oo, wala pang entrega. Diba? Isa rin kasi yung way. Alam mo, issue yun sa iba. Diba yung kapag walang entrega? Totoo naman eh. Normal ba yung partner? Kapag walang nabibigay, syempre, ano gagawin nga? O, tapos ikaw pa pare-request pa si, ano, ng, ito, gusto ko masarap ang luto ng ulam. Gusto pag uwi ko ng bahay, dapat silingan ng baboy, inilagang baka. Hindi, sinigong din ulam ang binigay, baka lasunin ka ng asawa mo. Di ba? Okay, ano ba? Ito na, honey, sinigang na baboy, para delata. Kaya nga po, yun nga, yun yung ano, part na sample lang yan. No, dapat yun ang ginagawa. Yun naman talaga dapat ginagawa. At sa kung sa mag-jowa pa lang, partner. Ayan ang malaking usapan. Kapag kunwari, mag-jowa pa lang, tapos pera na ang pinoproblema ninyo. Ay, girl! Ay, pack up na, girl! Diba? Mag-isip-isip ka na po at kuya boy, lalo na yung mga lalaki na alam nyo yun, kunwari, ginagatasan ka lang naman ng girlfriend mo. Ayan. Yun ang mahirap. At lalo na, syempre, Jim, dahil hindi tanggap ng lipunan kapag babae ang gumagastos ng bongga. Kung mag-jowa pa lang, ha? Diba? Kasi syempre kapag mag-asawa kayo, medyo ibang usapan na po yan, diba? Partnership may na talaga yan. May responsibilidad ka na talaga. Yes. Na yan. Pero kung mag-jowa pa lang, nararamdaman mo na ay, ano, ikaw na nagpapalamor? Oo, sabaga. Tapos ikaw pa yung driver. Diba? Hatid mo ako dito sa ano, sa DV. Tapos pagas ka pa, diba? Tapos hundin mo ako dito, diba? Ginawa ay, ka ng ano. Ano to? Di sana pati tuition, mag-enroll ka na diba? Kaya, pasagot mo na sa kanya, diba? Ato, partner, sabi to niya, ni Franz Valdez, na sabi niya, para po sa akin, hindi nakakasira ng relasyon ng pera. Pero, ayan, may pero, ang laki pero, mas madali mo makikilala ang isang tao dahil sa pera. Yes. Totoo. Okay. Alam mo, dyan mo daw po malalaman kung ano talaga yung ugali ng isang tao kapag nawalan siya ng pera at kapag meron siyang pera. Mm-hmm. Diba? Ganun yung Jim. Kaya Jim, kilalang kilala na kita eh. Ay, may lumalabas. Ay, na-amaze ako, partner. May lumalabas sa ano natin, sa Facebook Live natin, ha? Na ang ano, ay, nawala ka agad. Nawala. Wala na. May top sender tayo ng stars, eh. Ay, totoo. Thank you po sa top sender namin. Ayan. Pwede, ano nyo na lang, ipadala nyo na. Straight na raw po kay Jim. Ay, ito, partner, ito malupet, ha? Ito malupet. Sabi ni Chona, dapat lang sa misis na binibigay yung pera, lalo't kung may anak. Hindi bigay pa sa kabit. Ay! Hoy, ano yan? Totoo yan. Patay tayo dyan. Eh, nako, yan. Ibang usapan na rin po yan kapag meron na tayong sinusustentohan, di ba, na anak. O kaya naman eh, may responsibilidad ka na, di ba? Ibang usapan na yan. Mm-mm-mm. Kung sa mga magjojowa, Jim, kung naging usapan ninyo na ganun ang setup na, bubuhayin kita, ako bahala sa'yo, okay lang. Pero kapag pumasok na yung napipilitan, alam mo yun, yung labag sa kalooban mo na gumagastos ka para sa shota mo, ay girl, iba yun, di ba? Wala namang masama kung gusto ninyong gastosan ng isa't isa eh. Pero kapag sa pilitan na po, iba na yung feeling mo, yung parang, oy, lugi ako, egul. Child department, di ba, meron sa isang relasyon din na walang pinipiling, ano, gaya ka nasabi kanina ni partner Lindsay kanina, walang pinipiling okasyon. Like for example, di ba? Ito, darating yung araw ng pag-ibig. Hindi na hihintay mo pa yung araw ng pag-ibig na para magregalo. Correct! Dapat yan, everyday, na nagbibigayan kayo. Oo, binibigyan diba? Mo that everyday ng 1,000. Ganun. Ayan, tapos, 1,000! Ano yun? Hindi, totoo, di ba? Hindi naman natin kailangan na butasin yung bulsa natin kada may okasyon. Kasi po, ang tunay talaga na pag-ibig, di ba? Hindi naman yan nasusukat sa regalo, sa mahal ng regalo. Tsaka walang date yan para magbigay ka lang. Correct. Like, for example, Pasko, anong okasyon mo yan? Correct. Pero hindi naman lisensya ang pag-ibig para tamarin ka na sa buhay. Okay? Baka kasi mamaya sabihin, mahal naman kita eh. Hindi na magtatrabaho, kaya kita buhayin sa pagmamahal ko. Marami, kulang pa anak natin, huwag kong 20, ganyan. Diba? So, depende po sa sitwasyon ng mga bagay-bagay. Aba, yung iba proud pa dyan. Sasabihin niya, alam mo, sweetheart, wala man tayong pera, pero mayaman tayo sa anak.
Baka sabihin ng anak, alam mo, yan na yung papasok yung magtatalo na. Mapapakain ba ako ng I love you mo? Diba? Ako, ayan na. Kaya ang nangyayari, ang pera, eh wala na, nagiging pinsan na ni Taning yan. Diba? Kaya, nagiging problema na po. Kaya ano na tayo, yung dapat magkakilalan muna, no? Yes. Kilalanin mo muna yung sarili-sarili. Kasi, mas masakit lalo pag iniputan ka. Sorry, sa sinabi ko. Oh. Yung parang inanuhan ka, parang... Sinampal ka, no? Sa pagmumukha mo. Iniwang ka kasi nakahanap siya ng taong nagbibigay ng sustento sa kanya. Yun ang mahirap. Yun masakit. Diba? Pag nakahanap siya na, ay mas malaki bigayan dito sa kabila eh. Dito, 156 sa 15. Ang laki na difference siya. Sabihin mo na lang, ay hindi, tapos na tayo, quits na. Diba? So, kailangan pangga sa isang relasyon, mag-usap kayong mabuti, planuhin yung mabuti ang mga bagay-bagay. Diba? Para hindi kayo nabubutas dahil lang sa arep. Tsaka ano rin eh, tsaka ang pangit din tingnan, kapag nakita kayo na maulan ng kapitbahay niyo, ano ba yung isin ng mag-asama? Ay, pera. Ay, naku, mukhang pera talaga. Ayan, ayan. Pera, diba, sasabihan ka na. Yun yung mahirap na sabihan. Sa kamukha na ayan. Diba? Nagulat ka, kamukha mo ng piso. Yung pala kamukha talaga ni Ninoy. Ay, naku. Ay, magbabalik tayo. Alam ko naman, naghahanda na kayo ng inyong hapunan. Sana all na lang. Ay, naku. Sa mga natatraffic o sa mga bibiyahe dyan, naku, alam ko, kumukulo na yung mga tiyan nyo dyan, naku. Pero bago lahat, bubusugin lang natin sila ng tugtugan. Yes, oo. Naku, syempre, eto para to kay Tita Glenda. Ay, yan, kasi, Tita Glenda. Ay, ganyan yung favorite nyo to. Happy birthday, Tita Balot. Happy birthday. Miss Sexy. Ayan, sexy talaga, Jim, eh, no? Lagi pa siya, ano, Tita Balot. Oo, tama. Maganda yung ginagawa mo, Jim. Uy, hello kay Budang kasi hindi ko siya nabati kanina. Patawarin mo ko, Bu. Don't forget the, 2 pieces of chicken. Ayan. Tita Balot, baka naman daw chicken, no? Hindi, next Tuesday. Nagpa-schedule. Dayo dyan. Eto na, ipasok na natin to, Jimbo. Sige, karabels. Tutok lang dito sa number 1 of 6.7 Energy FM. Hanggang kung sabihin radyo, sabihin mo. Sabihin mo.